adapter. Ma'am, ano pong purpose nitong door dito? Ayan, ito para hindi makalawala ang mga mapagpanggap na tao. Uy, sana uy! Mga aso, na mga nagpapagroom. Para kahit nakabukas itong main door, still kailangan mag-close to. Para hindi sila makawala dahil ang ating tapat ay highway. Tadaan! Ito ang aming mga jacklows. Kasama kayo, pupunta ako sa grooming area namin. Bisitahin natin ang aming grooming area kung gano'ng kalinis o gano'ng kadumi. Ito ang aming isa sa grooming table kung saan yung pet ginugupitan ng buhok, ginugupitan ng nail clip nila. Then, ito yung, anong tawag nila dito? Leash? Kung saan din nila tinatali yung mga aso. Pero pag tinatali nila, not only the head, kasama yung arm para hindi po sila nasasakal pag lumalaban sila or pag naglilikid sila. Then, this one naman is kung saan nilalagay yung blower. Or minsan, nagla-live show ang aming mga groomer. Ano yun? Tara, silitin natin yung cabinet ng ating mga groomer. Ayan. Let's see. Dahil may tinatago dito ang ating mga groomer. Wala na to. Habang wala ang ating mga groomer, kalkalin na natin yung mga gamit nito. May tinatago yatang yaman. Ano to? Ready na ba kayo, guys? Ready na ba kayo? Walang mabibigla, ah. Tadaan! What? Ito yung mga gamit nilang gunting pang groom. Ayan. Para sila mag-o-opera na. Pero, this scissors used sa iba't ibang gupit. Ano to? Ah, pamunas ng gunting. Ayan. Meron pa, oh. Tignan nyo, guys. Oh. Naka-curve. Pa-curve siya, oh. Ewan, paano niya ito kinagamit? Tapos na natin, baka makuli pa tayo nag-ano, grooming ring. Eh, ito. Ah, ito yung mga pang slicker brush. This one, oh. Ah, linis na. Nakakaya talaga. Paano masabi? Then, this one naman is yung nail clipper. And these are mga guide yata to sa ano, razor. Ayan o. Oh. Ang dami niya, guys. Ilan ba ito? Walo? May isang Rio. Ah, okay. Pinananali sa ano, sa mga pets na gusto magpa-ponytail. So, balik na natin, guys, bago pa nila tayo mahuling nakialam. Basta ako matatakot! Okay, open natin. Kung anong laman nito, baka may natatagong aso at pusa dito. Oh, ang ating mga pet towels. Ito yung mga towel na ginagamit nila after nilang mapaliguan ng ating mga dogs and cats. Ayan, tapos ito yung ano ba ito? Weighing scale. Ah, weighing scale. Ayan, para malaman kung gano'ng kabigat ang ating mga ano. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Ayan. Ito ang part kung saan pinaliliguan ang ating mga aso. Ito yung mga accessory nila, mga pinagagamit nila habang pinaliliguan. Ito yata yung cologne for boys and for the girls. Ayan. Then, this one is tick and flea powder. Kung may mga puto ang mga aso nila, ayan ang ginagamit o nilalagay after ng maligo. Then, this one, ear powder. Huh? Ear powder, nilalagay ito sa tenga bago bunutin yung mga buhok sa loob ng tenga. Tinatanggal kasi yun kasi
yun yung nakakakilite tsaka nagpo-cause ng pangangate sa ating mga pets. Then, this one is hypoallergenic ear cleaner. Panglinis po ng tenga ng ating mga alak. Ayan. Ano pa ba? Ito, toothbrush ng mga aso. Ayan, toothpaste, then the toothbrush. Tinututbrushan po nila after maligo. Tapos, ayan, ang dami nilang uri ng shampoo. Itong shampoo na to, Madre de Cacao, is pang basic, unang sabon. Yeah. Take note, ah, may una, may pangalawa, may pangatlo. Yung isa naman is pang, tawag dito, yung mga fluffy hair, ayan, hyponic shampoo ginagamit nila. Why? Para malabnaw. Kasi, dinidilute to. Hindi siya pwedeng hindi idilute. Yung isa naman, is pang, yung mga madidikit like Labrador, mga, anong tawag, Beagle, ayan, ito yung mga ginagamit nilang shampoo. Naka-ready na. Ito, ano ba to? Pang scrub. Ginagamit nila pang scrub ng mga nakatawan ng aso. Then, what else? Ano pa ba? Ay, nabasa na ako. Ito, cotton ball. Ano, nag-e-eskinol yung mga aso? What? Hindi. Charot lang. Sa tenga to, ginaganon nila sa bunting, sa forcep. Tapos nilalagay nila sa tenga. Then, gloves. Pag may... Anong tawag doon? Pag may skin disease? Hindi, allergy. Ayan, nilalagyan nila ng gloves. Naglalagay sila ng gloves. Then, ito pa, ano ba to? Wait lang ha. Ito naman. Ano ba to? Ay! Ayan, nalaglag ang tissue natin. Tumbler ng mga dogs. Kasi, actually, pag ginugroom sila, lalo na na yung mga large breed, like si JR, tsaka si Husky, madali silang mainitan. Kaya kailangan naka-mineral water, tsaka cold water sila. Okay. Ito naman, where we have put after na mag-groom ang ating mga alaga, lalo na yung mga aso na medyo mailap, hindi sila nahahawakan ng ibang tao. Dito natin ilalagay. Ayan. Malalaki, yung mga small breed, eto, dito sila. Thank you for watching. For more exclusive videos, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Comment na rin sa iba, and don't forget to like and follow us on our FB page. Thank you!